Nagpatawag ng pulong si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi kasama ang mga eksperto upang talakayin ang lumalalang bilang ng mga nahahawa ng COVID-19 sa Pilipinas. From around 5,400 new cases on January 4, it went to more than 17,200 by January 6. More than tripled in just a period of 2 days. That is how the problem is galloping. Bukod sa Omicron variant na ipinagpapalagay ng mga eksperto na isa sa mga nasa likod ng COVID-19 surge. Nababahala rin ang Pangulo sa posibleng pagpasok ng COVID-19 IHU variant na detect sa France. Dadating rin ito. Whether we like it or not, dadating ito. Dahil dito, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga opisyal ng barangay na hanapin ang mga hindi pa rin bakunado kontra COVID-19 sa kanilang nasasakupan at pigilan silang lumabas ng bahay. Ang mga magpupumilit na lumabas, ipinaaaresto. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest. That is my position. Bahala ng, well, they can file cases. I'd be happy to answer. Sabi ko na, mayroon naman akong kaso sa ICC, di ipatong na ninyo. Dagdag pa ng Pangulo, maaaring magtalaga ang mga punong barangay ng mga sibilyan na magpapatupad ng paghihigpit. And a person in authority, the barangay captain, can also mobilize civilians and adopt them as a, give them the task officially, probably written, and that converts their status from being a civilian but also a person in authority called upon to assist the persons in authority. They now become agents of a person in authority. Pero ayon sa Pangulo, hindi naman kailangan agad mang aresto. Hindi naman ka agad arestuhin. Isa, pakiusap lang. Hindi ka nagpabakuna. Then you put everybody in jeopardy. You go out, you get contaminated, dalhin mo ngayon, por pamilya, por bahay ang contamination. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jenica Cruz, Humahataw.